Ang tunog ng buzzer ang naging hudyat ng simula ng kunwaring lindol at sunog sa isinagawang drill sa Lupang Pangako Elementary School sa Quezon City. Mahalaga raw ang mga ganitong pagsasanay lalo't malapit ang paaralan sa West Valley Fall. Ang mga guro, tatlong araw daw muna nagsanay bago itinuro sa mga estudyante kung paano manatiling ligtas sa panganib sakaling magkasakuna. Dumalo sa kanyang kauna-unahang flag raising ceremony bilang miyembro ng Korte Suprema si Associate Justice Marvick Leonen. Nangako si Leonen na isusulong ang katarungan at katotohanan sa hudikatura. Bilang isa sa mga pinakabata sa Korte Suprema, magiging kinatawan daw siya ng kabataan. Binigyan din niya ang kahalagahan ng collective effort sa paggawa ng matuwid na desisyon. Personal na binati si Leonen ng ilang kapwa mahistrado, kabilang si Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Nagahain na ng reply affidavit ang Bureau of Internal Revenue kaugnay ng mahigit 100 billion peso tax evasion case na isinampa nila laban kay dating Chief Justice Renato Corona. Umabot sa 34 na pahina ang sagot ng BIR. Submitted for resolution naman ang mga kaso laban kay Carla Corona Castillo at asawa niyang si Constantino. December 18, nakatakdang personal na magsumite ng rejoinder affidavit si Corona. Sumalang sa witness stand ang minor de edad na testigo sa kaso ng pagpatay kay UPLB student na si Given Grace Sebanico. Ayon sa testigong itinago sa pangalang Kim, sakay din siya ng tricycle na ginamit sa pagdukot kay Given Grace noong nakarang taon. Kinilala niya ang mga suspect na sina Percival de Guzman at Lester Ivan Lopez Rivera. Di naman naiwasan ang ina ni Given Grace na maluha sa gitna ng testimonya ni Kim. Sa February 7, 2013, itinakda ang susunod na hearing. June Veneracion, GMA News.